sa 2010 World Expo sa Shanghai, China, ang pinakamalaking show sa buong mundo, tampok ang iba't ibang mga bansa kasama na ang Pilipinas. Nitong Mayo lang ako nagkaroon ng pagkakataon na bumisita sa Shanghai para sa isang napakalaking pagdiriwang. Papunta ako ngayon sa 2010 World Expo dito sa Shanghai, China. Kung makikita nyo, naglalakad lahat ng mga tao kasi sinarado na halos lahat ng kalye. Alam nyo ba na itong World Expo na ito, yung site niya ay kasing laki ng buong Makati City. It's a large, large theme park showcasing the different countries of the world, kasama na ang Pilipinas. Ito ang 2010 World Expo, isang pagtitipo ng halos 200 bansa sa buong mundo. Ipinakikita rito ang yaman ng kultura at urbanisasyon ng bawat kalahok na bansa. Isang beses lang ito ginagawa sa kada 5 taon at ang tema ng Expo ngayong 2010, Better City, Better Life. May idinisenyong pavilion ang bawat bansa at kapag pumasok ka rito, tila narating mo na rin ang bansang iyon. Pavilion ng Malaysia. Isa sa mga hindi ko pinalagpas ay ang pavilion ng bansang Macau. Umpisa pa lang, ipinamadas na ng Macau ang kanilang pagiging high-tech. Iba yung lingwahe ng movie na ito, so kailangan ko ng translator. Binibigay ito dun sa entrance ng pavilion ng Macau. Pag nilagay mo siya sa tenga mo, English na yung movie. Alam mo, bumisita ka na ng Macau, pero wala tayo sa Macau, nasa Shanghai tayo. Pero pagpasok mo dun sa loob, feeling mo, nandun ka sa bansa yun dahil sa kanilang mga interactive movies. Galing, 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 galing. Pinasok ko rin ang pavilion ng Hong Kong, ang isa sa mga madalas na puntahan ng mga kababayan nating OFW. Ito yung movie nila tungkol sa Hong Kong. Kailangan daw natin mag-glasses kasi 3D daw to. Wow! Dahil 3D siya, pakiramdam mo nasa Hong Kong ka talaga. Pawang nangunguna sa teknolohiya ang Macau at Hong Kong at ito ang pinagmamalaki nila sa kanilang mga pavilion. Pero ang pavilion ng Pilipinas, iba raw ang mensaheng nais iparating. Sa labas pa lang, agaw atensyon na ang iba't ibang imahe ng kamay na nakaguhit sa pavilion. Pero hindi lang ito basta disenyo dahil may mas malalim itong kahulugan. Kamayan ng ating mga nag-aalaga, kamayan ng ating mga seaman, kamay ng mga doktor natin. Kamay, puro kamay, di ba? Kamay na naglilinis, nagwawalis ng ating mga syudad. Hindi naman high-tech yan. Lahat yan ay may compassion. At kilala at tayo. Strength ng Pilipino. Kilala tayo sa buong mundo. Tayo nag-aalaga ng lahat ng tao sa mundo, di ba? Sa loob ng pavilion ng Pilipinas, walang mga palabas na 3D. Wala rin makabagong kagamitan. Ang ipinakikita natin, ang ating kultura at ang ating siling. Kaya ang tema ng pavilion ng Pilipinas, Performing Cities. Ano po ang mayo-offer ng Pilipinas dito sa World Exposition na ito? Ang laki-laki. Madami kasi ang exposition, siyempre pinakikita mo yung bansa mo. Oo. Kung ano may pagmamalaki ng yung bansa. Uh-huh. Unang-una, siyempre, kultura. Uh-huh. Mahirap kasi hindi natin unahin yung kultura. Oo. Dahil sabi nila, pag sinira mo isang kultura ng bansa, sinira mo yung buong bansa. Kung ang
ibang mga bansa ang pinagmamayabang nila yung kanilang mga teknolohiya, yung kanilang mga naglalakihang mga buildings, tayo raw mga Pilipino ang pinagmamayabang natin. Yung mga Pilipino, ang ating tao, ang ating puso, pagmamalasakit at mapag-arugang mga kamay. Amazing. Great. But I'm sure you've experienced other massages from other places. What's the difference here? Very good. Very, very good. Mm-hmm. I want to go online again. You want to go online again? Yeah. Okay. Hindi man high-tech ang pavilion ng Pilipinas, hindi naman nabigo ang mga dayuhan sa kanilang nasaksihan. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na dinadagsa ang ating pavilion sa 2010 World Expo sa Shanghai. Sa pagsali sa World Expo hangad ng Pilipinas na sa bandang huli, hindi lang ang ating pavilion ang bibisitahin ng mga turista, kundi ang mismong bansa natin. Paraan ito para makainganyo ng mga dayuhan na pumasok sa Pilipinas para sa turismo at komersyo. At higit sa lahat, ang pagsali sa mga ganitong pagdiriwang ay nagpapakita ng pakikiisa ng Pilipinas sa buong mundo. Kung meron po kayong nais ikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, mula po dito sa Shanghai, China, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. So, binabati ko yung pamilya ko sa Pilipinas, yung anak ko at asawa ko at mga kaibigan ko sa Pilipinas. Ang family ko sa Pilipinas, yung mama ko, yung papa ko, mga kapatid ko. At saka yung isang pinakamamahal kong anak na babae, Papa Colon. Hello, kumusta sa Bohol? Dito ako sa China, nagtatrabaho. At miss them pa yun sa lahat. Kaya binabati ko lahat yung mga nasa Tarlac. Basta kayo lahat dyan, okay naman kami dito sa Shanghai.